guys! Welcome back to my channel. So, it's me again, Catherine Erceo. So, kung hindi ka pa na subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. So, for today's video, it's going to be a get ready with me while I'm going to talk about on how to avoid or how to deal with, you know, toxic people. Kasi nga, ating mundo ngayon ay napakagulo at alam naman natin na lahat naman ng tao may pinagdadaan ng problema at hindi naman pinako innocent sa ganun. So, first, I'm going to use my foundation and the foundation na gagamitin ko ay ito. Maybelline 128 Warm Nude. So, bakit ko nga ba ito ay open up itong topic na ito? Kasi ako din po ay naging biktima ng mga toxic na tao. And ayoko na mga ganun. Pag may mga toxic na tao, wala. Mas papangit lang yung mood mo pag may mga ganyan. So, to avoid them, what I usually do is that, number one, I ignore them. Ini-ignore ko sila. Iniiwasan ko yung mga ganun klaseng tao kasi nakaka-apekto din yun sa mental health natin eh. Kaya hindi natin sabihin. Yung mga sinishare nilang post, pwede maapektuhan yung ating, ano mo yun, mental, ano din natin. So, number two na ginagawa ko naman is that, ina-unfollow ko sila. Kung may mga kilalang gano'n na toxic na tao, no? Ina-unfollow ko. Kasi ayoko makakita ng mga negative eh. Kasi, ano mo yun, pinagdadaanan ka na nga tapos makakita ka pa ng mga ganun post. Oh no, that's a no talaga. Ikaw ako ng chika, no? So, ginagawa ko lang concealer yung aking foundation kasi madam, gusto ko medyo natural lang itong look ko today, no? Kaya, okay na ba? Makapag-mascara na ako before ako mag-foundation. Para mas madali makeup tutorial natin for today. So, number three, what I do is that kung hindi ko na talaga kinakaya yung mga pinupost nun, binablock ko na talaga, wala. Kung wala na talaga pag-asa, binablock ko. Kung may mga page na, alam mo yung naglalaman ng mga negative, mga shared post ganyan about mga hindi magagandang bagay, wala, binablock ko talaga. Kasi ayaw nakakita ng mga ganun eh. Gusto ko good vibes lang, alam mo yun. As much as I can, na kaya kong i-control yung sarili ko how to deal with that kind of situation. So, kaya ko rin ito sinishare, guys, kasi alam mo naman. Alam niyo naman, one of my dream din is isang maging psychologist. So, i-share ko na lang din yung mga tips, advice, mga ganyan. So, ayun, na-avoid ko how ang advice ko on how to avoid mga toxic na tao is avoid them, unfollow them, ignore them, or as much as you can, unblock. Ay, block nyo na lang, or unfriend, unblock, ganun. Block na lang, unfriend. So, how, yung mga advice ko naman sa mga toxic na tao. Ang advice ko sa'yo, unang-una sa lahat, ay magdasal ka, yun. Pagdasal mo, ipagpasa Diyos mo lahat ng problema mo. Kasi ang Diyos lang makakasagot sa problema mo. Yun. Totoo lang. Number two, usapin mga kaibigan mo, mga friends mo yan. Usapin mo. Yung family mo, usapin mo rin. Huwag ka man damay ng mga taong alam mong, hindi mo alam na may pinagdadaanan yung problema. Ganun. Huwag ka man damay ng problema mo sa ibang tao kasi hindi mo alam na may pinagdadaanan din sila. Yun yung mga advice ko sa'yo. Number three, advice. Huwag mo silang awayin. Yung mga tao na nanahimik yung buhay, no? Kasi hindi mo alam pinagdadaan nila. Aawayin mo pa. It's a big no-no. Kasi hindi mo alam kung gaano kalaki yung impact at kung gaano maapektuhan yung taong yun na pinagsabihan mo ng gano'n. Yun, magdasal ka. Pagpasadyos mo lahat. Sabi mo, kaibigan mo, huwag kang mandamay ibang tao. Ano masasabi ko? So, next, what I'm going to do is use my Vice Cosmetics Gandoll Volumizing Brow Gel. Ginagamit ko to lagi, alam niya yan.
Kasi makapal na yung kilay ko. Pinapatayo ko na nung pinapavolumize. Hindi na mapigilan. Oh, yan na. So, for eyeshadow, eyeshadow pa ba ako? Ito na lang. Yung shade na to. So, little get ready with me lang naman to eh. While I share my thoughts about that. Kasi guys, this past few days, may share ko lang, no? Nabiktima rin ako ng mga toxic na tao. Ayoko magpaka-plastic in front of the camera. Gusto ko nung malaman yun na nabiktima na rin ako ng mga toxic na tao na hindi ko inaakalang mangyayari. At hindi ko rin alam kung bakit. Alam mo yung day na yun na, niinis ka na nga, tapos bigla na lang may magrarant ng ganun. Mas nakakadagdag pa ng, alam mo yun, kastresan sa buhay. Akaloka. Basta yun yung mga advice ko sa inyo guys. Sa mga gustong mag-avoid sa mga tao na ganun, ang pinakamahalaga, i-block nyo sila. Yun na yun. At ang mga advice ko sa mga toxic na tao dyan, eh magdasal kayo. Yun lang yun. Kasi ang Diyos na makasagot lahat ng problema nyo, wala nang iba. Yun na yun. So, ayan. So, light makeup lang ako today. And then, ang gagawin ko is my contour. For contouring, gusto ko medyo light. Ito na lang. Light na tayo. Kasi ayoko na heavy masyado. Medyo powder. Ayoko na heavy. Kasi mag-red lipstick tayo. Palaban na aking makeup for today. Kasi alam niyo yun guys, as much as I can, ayoko nang minikita o negative. Gusto ko positive lang lahat-lahat. Kasi sino ba naman ang gusto makita ng mga negative, di ba, na boss? Tapos biglang may manggaganon sa inyo. Like, what? Bakit? Anong meron? Ganon. Taong yun. Kasi alam niyo yun. Thankful na ako sa mga taong mamahal sa akin. My friends, my family, my loved ones. Na nandyan para sa akin lagi. Na gumagabay at sumusuporta sa mga bagay na gusto kong gawin. And sapat na sila. Para sa akin. Yeah, thank you so much. And mahal na mahal ko kayo. Sa mga taong sumusuporta sa akin lagi dyan. Nandahan sa inyo, positive ako palagi. So, next, highlighter. This one. Kasi alam mo yun, kung wala ka naman maganda masasabi, kung sa isang tao, manahimik ka na lang, no? Kasi mag-arad ka pa, di ba? Hindi mo alam yung pinagdadaanan ng tao na mas malalang pinagdadaanan sa'yo. I mean, sa lahat-lahat, no? In generally. Kaysa mga ilam ka ng buhay ng ibang tao, ayusin mo na yung buhay mo, di ba? Magpakabuti ka, maglinis ka ng bahay niyo, magpaganda ka, di ba? Mag-aral ka na mabuti, I'm sure, problema mo na yung pag-aaral mo, di ba? Kasi ang tanong, run ka na nga ng run. Ang tanong, napapasa mo ba yung mga quiz mo? Pasado ka pa sa mga seat work sa ginagawa mo? Pasado mo ba yung mga exam na ginagawa mo, di ba? Kung ang sagot mo dyan ay hindi, alam mo nang gagawin mo. Mas mag-focus ka sa sarili mo kaysa ibang tao, okay? Sa pagra-rant mo ba, sa tingin mo ba magiging masaya kapag nag-rant ka? Di ba hindi rin naman? Parang may dagdag na bigat lang yung sa loob mo yung ganun. Kakaloka. So, ayan. Thank you sa lahat ng tao na nandyan para lahat sa akin, ha? Wala lang. Gusto ko lang mag-share ng ganun thoughts. Nakakaloka. And then last, for my lipstick, I'm going to use two shades. Ito, favorite na shade na ginagamit ko. Pinagko-combine ko yung Vice Cosmetics Velvet Liquid Lipstick in the shade Getlavu yata. Ito, alam ko yun. And then, ito, in the shade Normcore of Careline. Yan, pinaghahalo ko. What I do is that... Ito muna anayin ko from Vice Cosmetics kasi maganda. Konti lang.
Kasi velvet formula siya, sumakapal na ako, diba? Then I'm going to put Normcore on top of it. Konti lang. Magiging another reddish, brownish red effect. Yan! Gusto-gusto ko yung shade na ito. Napakapalaban na ating makeup tutorial. Simple lang pero dinaan sa lips. So, ito na guys, si ating a little get ready with me while I'm sharing my thoughts about sa topic. So, yun nga. Always keep in mind na nandiyan lagi si Lord para sa ating lahat. And of course, this is Katrina Arceo. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And of course, don't forget to subscribe on my channel, guys. This is Katrina Arceo. And I'll see you on my next one. Goodbye. Thank you so much for watching.